Kagalang-galang na Padre Cura, Father Roel, ang mga kapatid kong pari, si Father Bong Sarabia at si Father Mads Picardal. Mga ministro sa altar, nakapaligid, gumagawa ng mga tungkulin sa ating pagdiriwang ngayon. Ang mga pamilya ng mga nasawi sa laban sa droga at sa mga nasawi na hindi natin nalalaman kung bakit. Mga minamahal kong mga kapatid, mga kabataan na naririto ngayon, ang Ebanghelyo itong nakaraang tatlong linggo, noong ikatlong linggo ng Kwaresma, ikaapat at ikalimang linggo, ay parang may climax. Climax! Dalawang noong ikatlong linggo ng Kwaresma, sa babaeng Samaritana, doon sa balon sa Samaria, si Jesus nagpakita sa babaeng iyon na tubig na nakapaparam ng lahat ng mga gusto niyang mangyari at inaasam-asam niya sa kanyang buhay. No, isang linggo, yung taong bulag sa pagkapanganak, si Jesus, binibigay niya sa taong yon ang kanyang sarili bilang liwanag na nagpapagaling ng mga bulag na mga mata. At ngayon, mga kapatid, itong ikalimang at huling linggo ng Kwaresma, si Jesus binuhay niya si Lazaro. At sa pagkabuhay ni Lazaro, binibigay niya ang kanyang sarili bilang pagkabuhay at buhay sa isang taong patay na. Tayo yung babaeng uhaw. Bawat isa sa atin. Tayo, bawat isa sa atin, yung taong bulag at hindi mabuti ang paningin. Blurred vision. Tayo, bawat isa sa atin dito ngayon, ay patay. At kahit na sinong namatay na, katulad ng ating pinagdarasal ngayon, hindi na nila may babalik ang kanilang buhay. Mga kapatid sa pananampalataya, sa mga pagbasa itong mga nakarang tatlong linggo, ang pinapakita ay ito. Kailangan natin ang mananakop sapagkat wala tayong magagawa. At sa kultura ng mga panahong ito, na ang tao ay parang kaya niyan lahat sa sarili niya, sa kultura ng tinatawag kong ego, ang sarili ang mahalaga. Napakahalagang mapaalalahanan tayo na wala kang magagawa talaga, kundi ikaw ay aanib kay Jesus. Sapagkat si Jesus, mga kapatid sa pananampalataya, sa ating paniniwala, ay siya ang kaisa-isa mananako
na pumunta rito at naging isa sa atin para tayo ay magkaroon ng buhay, para tayo ay magkaroon ng mas mayabong na buhay. Sa Ebanghelyo, mga kapatid sa pananampalataya, meron tatlong mga binuhay si Jesus sa Ebanghelyo. Yung una, yung batang babaeng anak ni Jairus na sinabi, na binuhay ni Jesus nang sabihin niya, "Talita kumi, little girl, rise up." Talita kumi. At ang ikalawa, pagbubuhay ni Jesus ay yung kaysa isang anak ng isang balong babae na taga-Naim, ililibing na lang, binababa na sa kanyang bahay at ililibing, at binuhay ni Jesus, binalik sa kanyang nanay. At ang ikatlo, si Lazaro na ebanghelyo natin ngayon, ayon kay San Agustin, yung tatlong milagro ng pagpababalik sa buhay ni Jesus ay sa buhay na ginawa ni Jesus ay larawan natin lahat sa ng iba't ibang level ng ating pagkamatay na espiritual. Yung babaeng maliit na babaeng anak ni Jairus ay yun yung mga namamatay na mga nag-uumpisa lang magkasala at mga maliliit na kasalanan na katulad ng pagsisinungaling o paghindi pagsunod sa mga magulang o kaya pagkupit sa mga magulang. Maliliit na kasalanan ng isang maliit na bata. Pero yung kaysa isang anak ng isang balong taga-Naim na binababa na lang para ilibing, larawan daw yun ng mga taong sa kanilang buhay ay ang kasalanan ay malaki-laki na, marami nang nagagawang kabalbalan. Katulad ng pandaraya, pagpapatay, yan. Meron din ikatlo, si Lazaro na siguro kasing edad ko o mas bata ng konti, na namatay at binuhay ni Jesus. Pero yung taong yan, si Lazaro, katulad ko, katulad ng karamihang marami ng mga nagawang kabalbalan sa kanilang buhay, binuhay ni Jesus. Mga kapatid sa pananampalataya, sa tatlong kwento o pangyayari ng binuhay ni Jesus, mag-focus tayo sa Ebanghelyo ngayon, yung pagpapabuhay kay Lazaro. Sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi na tumangis si Jesus. Napahimutok si Jesus hanggang napaiyak na lamang siya. Mga kapatid, sa dami ng mga namamatay ngayon, sari-saring mga tao ang pumupunta sa mga namatayan.
Meron mga pumupunta tumatangis, pero kaaway nila yung taong namatay. Pero tumatangis. Pero si Jesus ngayon ang tumatangis, hindi siya kaaway. At meron din mga taong nakikiramay sa mga namatayan na mga kaibigang-kaibigang matalik ng mga kaya, ng mga namatay. Kaibigang matalik. At pag nakita niyong tumatangis ang isang nagmamahal na katulad ng mga nariritong pamilya ngayon ng mga namatayan, talagang luluha ka rin at tatangis pagkat madadala ka sa kanilang lumbay. Dito, ang Diyos mismo, ang na si Jesus, ang tumatangis sa pagkamatay ng isang kaibigan. Damang-dama niya ang nararamdaman ng tao, ng isang taong na iwanan ng kanyang mahal sa buhay. Pagkatapos na mapaluwa si Jesus, ang tanong ni Jesus sa mga namatayan, saan ninyo siya inilibing? Saan ninyo siya inilagay? Mga kapatid, yung tanong na yan ay isang tanong ng isang kaibigan. Isang tanong ng kaibigan na Diyos na nagtatanong. Tayo yun, hinahanap ng Diyos. Hinahanap ni Jesus ang kanyang kaibigan, at tayong lahat ay kanyang mahal, at tayong lahat ay kanyang hinahanap. At yung paghahanap ni Jesus, asan si Lazaro? Saan ninyo linagay? Asan si Almo? Saan ninyo siya linagay? Mga kapatid sa pananampalataya, yun ang tanong din ng Panginoong Diyos pagkatapos na malikha niya ang lahat ng bagay at magkasala ang ating mga unang mga magulang, sila Adan at si Eva, at silang dalawa na lumalarawan sa lahat ng katauhan dahil nahihiya sila sa kanilang ginawa, nagtatago. Pero kahit na sila'y nagtatago, ang Diyos ay nagtatanong, nasan kayo Adan? Nasan kayo Eva? Tinatanong ng Diyos ang bawat isa sa atin, ano ang kalagayan mo ngayon? Kayong mga naiwanan, kayong mga patay na, ano ang kalagayan ninyo ngayon?